Hi, this is Brother Zhao, serving God and serving you. Minsan, sa dami-dami ng pains na nararanasan natin sa buhay, we find it very difficult to forgive other people because maybe ang dami na ng sakit, ang bigat na ng sakit, and sometimes, ang daming paraan para makikita natin or mafe-feel natin na palagi ho tayong sinasaktan ng ibang tao. And dahil sa experience na to, minsan din, maniniwala tayo na dun sa kasabihan na revenge sounds mean. Kaya binibigyan natin ng kakaibang flavor yung paghihiganti natin. Kaya sasabihin natin minsan, I am just returning the favor. Pero kung iisipin natin, isa sa mga instruction ni Apostle Paul sa mga Christians ng Ephesians, sabi niya, all bitterness, wrath, anger, shouting, and slander must be removed from you, along with all malice. Minsan nga kasi tayong mga tao, parang yung justice, yung definition natin ng justice is kapag ka meron ng revenge na nangyayari or yung sinasabi natin na nagkakaroon na ng karma yung tao na nakapanakit sa atin. Pero kailangan nating intindihin na being unforgiving and revengeful makes us blind on God's favor and blessing kasi yung mind natin, yung heart natin, nakafocus na doon kung kailan ma-experience nung tao na nakapanakit sa atin yung karma. Kaya instead of focusing on situations or instances na pwede tayong makapag-reach out sa tao na nakapanakit sa atin, nakafocus tayo doon sa revenge or karma na dinidesire ng puso natin. Kaya, do not forget that true justice will not come from us. The true justice comes only from our God. Yung responsibility lang natin kasi is to just forgive. No, any kind of pain or discomfort na naibigay sa atin ng ibang tao, yung gagawin lang ho natin is forgive. No matter how big or small yung mali or yung pananakit nila sa atin, we just have to forgive. Bakit? This is for us to fully enjoy the process of God's justice system. Huwag ho natin na gawing guide or principle in life yung a tooth for a tooth, an eye for an eye. That is not a Christian or that is not God's justice system. Let us just pray for that person na nakapanakit sa atin so that in the process, we will enjoy the gift of freedom once we forgive those people na nakapanakit sa atin. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat po ng blessings na binibigay niyo po sa amin. Father, forgive us as we forgive those people po na nakapanakit sa amin. And give us, Father, that heart, that forgiving heart, that Lord, give us peace. Despite po na may mga situations na talagang nabibigatan na po kami sa lahat ng pain na na-experience namin brought about by people, Father God, na nagbibigay ho sa amin ng mga painful situations or experiences. Father, turuan niyo po kami with the guidance of the Holy Spirit so that po palagi ho naming gawin yung pagbibigay ng kapatawaran sa lahat po ng mga tao na nakapanakit po sa amin. Salamat po, Ama. Ito po ay aming dalangin through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. God bless and keep you always.